Hi everyone! So for today's video, gusto ko lang magkwento. Before kasi gumawa ko ng film about SL card. So access card. Na diba ang access card here in Stockholm is from pag nagpa-unlock ka, around Stockholm lang siya. So last May 2? Yeah. Last May 2, me and my friends went to Uppsala. So 1 hour ata ang biyahe from Central Lynn or from Stockholm. So pumunta kami doon. My 2 friends, they went there many times. So ang idea namin, SL card is enough. So this is what happened. So when we go there, nag-church kami, pumunta kami sa park, pumunta kami sa castle, pumunta kami sa some part in Uppsala na may mga nice view. So, yun nga. Naging maganda yung lakad namin. Kumain pa kami sa restaurant. And then, pagpauwi namin, this is what happened. May parating na controller. Yung controller yung nag-check ng card mo kung tinakbo ba to or hindi. So, eventually, we are confident kasi nga may hassle kami. At lahat kami naka-unli. So, walang problem. So, eventually, Uppsala is another place. Like, para siyang province na ako sa Pilipinas. Kunyari, pumunta kami from Manila, pumunta kami ng Batangas. Yung Batangas pala, is may pay na siya. May payment na siya. Hindi na siya around Metro Manila. Ganun. And then, yun. Karoon kami na. This is my... Hindi ko nang siya dipapakita, pero this is our ticket. May fine kami. At alam niyo magkano ang halaga? It's only 1,566 crown. Medyo malaking bagay na rin po siya. 10,000 na rin siya sa Pilipinas. Kaya parang una, parang masaya. Okay lang. Kaya ito kasi. Karang ano lang ba? Feel. Kasi masaya pa kami po. Parang okay pa. Yung level ng happiness namin is nandoon pa. While dahan-dahan na kami na, oh my God. Ang laki nito para sa allowance namin. Kasi, di ba, au pair lang po kami. Hindi naman po ganun kalaki yung aming allowance. So, parang, oh my God. Parang, lahat kami napapaisip, oh my God. Tapos, dahan-dahan kami. Tapos, kumain pa kami sa labas. O, di ba? Parang, and yun, medyo masakit siya. Tapos, meron naman itong nakalagay sa likod na pumunta ka sa www or dito sa kanilang website kung saan pwede ka mag-appeal. So, nag-appeal kami. Immediately, nung na-receive namin ito, nung oras na din na yun, 5:43 PM. Ay, hindi. 5. Kasi 15 eh. 3:43 PM. Kaya na 3, nag-email kami agad. Nag-email kami. Kanya-kanya online sa cellphone. Okay, ganito. Online tayo. Tapos mag-appeal tayo na. We are just on the pair. We're trying to explore Sweden. And then, that's it. What happened? And then, ikuwento ko sa inyo next time yung nagkaroon kami ng pagkakasagutan ng aking host mom. So, nagkaroon kami ng ganun. Pero ikuwento ko na yung next time. So, eventually, sinabi ko sa host mom ko, medyo naging cranky siya that time kasi although it's my fault, pero mali kasi yung parang, no, fault ko rin talaga. So, eventually, nagkaroon kami ng sinabi ko sa kanya yung hinanakit ko sa buhay. Tapos, kinaumagahan, nag-usap kami ng maayos. Kasi Sunday yung nangyari yun. Sunday ko sa kanya sinabi. Tapos nagkaroon kami ng sagutan sa phone. Tapos, kinausap niya ako nung Monday, ng morning, pagpasok ko. Tapos yun, nagkaroon kami ng magandang usapan. Noon naging maayos ang lahat. So, nag-appeal siya. Di pa yung nanay ko is attorney. So, nag-research siya. Ganito, ganan. Bago siya nag-appeal. Tapos sabi niya, pag ito, hindi na-approve, mag-file tayo. Sabi ko na, 416, wag na. Until now po, it's now 12. Tomorrow is May 12. Wala pang nag-appeal. Wala pa kaming nare-receive na email from them kung approve ba ang appeal namin or hindi. So, eventually, we're still waiting and praying na sana na ma-approve na, hindi na kami mag-file. And I hope talaga na hindi na kami mag-file kasi malaking bagay talaga yung special sa akin. Kasi yung mga kasama ko is medyo, ano pa sila eh, nasa age pa sila ng they enjoy their lives. Samantalang ako, nag-enjoy na ako at the same time. Nagsisave na ako for my future.
The lesson is, as a traveler, you should know the rules. Hindi ka talaga pwedeng magbase, lalo na sabi nga ng husband ko, you're not a young baby or you're not a teenager anymore. You should know your obligation. You as an adult, like that. So think before do something, or parang maging responsable ka sa lahat ng iyong gagawin sa buhay. Ganon. So that's the lesson. And then admit kung nagkamali. Lagi niyang sinasabi sa akin, admit kung nagkamali. Learn from it and move on. That's it. It's either there's a problem, it's either gawan mo ng solusyon or wag mo nang problemahin at accept the consequences. That's it. Welcome to Uppsala. Kuya Sofia! Kuya Sofia! Spring! Sista! Kuya! Sista! Ito namang time na to kasi ang plano sana namin is magkakaroon kami ng picnic style. So meron kami mga baon yun dyan. Pero eventually kumain na namin sa restaurant. So may mga dala kami lupya. So yan, yeah, natataranta sila. Kasi wag daw magdala. Ayan na kami. Embarrassing na pauwi na. Tingnan mo yung Sweden. What is it? But we are Filipinas. So we need to smile. Anyari. Maliit lang naman. How much? 1,599 krona. Ah. Awi na kami bumibili. 1,600 crown. Nasa 10K. Sama-sama tayo. O, di ba out of mind na kayo? Ay.